sila siya nakakaraming tao sapagkat namin talaga makakaulala ang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umaw si Jesus sa burol kasama ang kanyang pangalaga na naubuol. Malapit na noon ang bisa ng Pasko ng mga Hudyo, tumanaw si Jesus at nakita niya dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para sugugin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang katulungan. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang dalawang kaantinay ang tinapay ang bibihin, ay isa sa bakpang makakain ng tigkaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada, dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang nakaraming tao? Pagpuhin ninyo sila, wika ni Jesus, matamo sa lugar na iyon. At kung po ang lahat, pumigil ko mulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at makakasakasalamat sa Diyos ay pinamahalin sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga lagad, ipunin mo ang lugamis para hindi masayang. Gayun na ang ginawa nila at nakapunod sila na 22 bakwal. Nang nakita ng mga tao ang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang panirito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pili siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpapadami ng tinapay at pagpapakain sa napakaraming tao,
sebagay hindi natin masisisihin at maaalala ni Jesus, patikular at sina Felipe at sa Andres. Kulang magagawa ang ilang piraso ng pinapit isda. Kulang magagawa ang kakaunting pagkain upang pagsaluhan ng napakaraming mga tao. Sabagay mga minamahal mga kapatid, sa dalawang paraan natin maaaring paliwanag ang milagro ng ating napangyayari ngayong gabi nito. Una, hindi imposible yung makapagpadami si Jesus ng mga pinapay. Bakit? Sa parang mapangyayari si Jesus, sa isang tumpas lamang ng kanyang mga kumay, sa isang bigkas sa kanyang mga labi, presto, pwede makapagpadami ng pinapay si Jesus. Nakakapagpagaling nga si Jesus ng maraming may sakit. Nakakapagpagaling siya siya ng inaalingan ng demonyo. Hindi imposible magawa ni Jesus na padamihin ang kakaunti. Pangalawa, si Jesus ay may taglay na charisma o charm. Sinasabi ng mga Bible scholars na noong panahon si Jesus ay nabubuhay, napakaraming mga tao sumusunod sa kanya. Hindi lamang dahil magaling magsalita si Jesus. Hindi lamang dahil nagpapagaling si Jesus. Pagkos napakaraming mga tao sumusunod kay Jesus, bakit? Taglay ni Jesus ang kakaibang charisma. Taglay ni Jesus ang kakaibang charm. At sinasabi ng mga Bible scholars na sa napakaraming mga tao sumusunod kay Jesus, batid ng mga tao ito ang hirap at pagod ng paglalakbay. Kung kaya nga dahil sa hirap at pagod, ang bawat tao sumusunod kay Jesus, nagbibigbit ng pagkain. Nagbabawa. Nagdadala ng kanilang mga kain sa kanilang bawat bitbit. Kung kaya nga dahil sa matinding charm ni Jesus, nang makita ng mga tao na nagbabahagi si Jesus ng pagkain, ano ang ginawa ng mga tao? Ginaya nila si Jesus. Inilabas sa kanilang mga pagkain. Ang mga dating sumapaw, nagbahagi. Ang mga dating nagtatago ng pagkain, nagsimulang mamigay. Kung kaya nga, nung nagbigay si Jesus ng kakaunti, ito ang siya nagbigay daan at nagpasimula ng pagbabahaginan. Ang kakaunti, naging marami. Dahil nagsimula ng pagbahagi ang mga gani at suwama. Kung ang hindi nga mga minamahal ng mga kapatid, hindi lang naman ang kwento ating napakinggan ay kwento ng pagpaparami ng pinapay at pagpagiba ng pagpapakain sa maraming tao. Maaari ang sarili na ang kwento na ganap ay kwento rin ng himala ng pagbabago ng kalooban. Ang mga dati suwama, natutong magbiyan. Ang mga dating ganin, natutuhang magbahay. Ngayon ang mga siya pagiging paalala sa akin ng Ibanghelyo ng ating napakinggan. Ngayon tayo ay nag-aanda para sa ating napilang magpistahan ng ating patron sa San Juan ng Yabili. Patumbagay ang mga ating lubos na maunawaan at lubos na maiinihan kung ano ang siya matinding paalala at hamon sa ating Yesus sa pagpapadali niya ng pinapay sa pagpapakain ng nagulo. Una, tinuturuan tayo ni Jesus ng katotohanan ng pagbibigay, ng pagbabahan. Maraming nakatatawan po sa ating buhay na hindi na ibibig na magbahagi. Bakit? Sapagkat pakiramdam natin ang biyag ng hawak ng ating mga kamay ay kakaunti. Hindi ba isang pangalan sinabi sa ating mga sarili, kung ako man haramay namin ng tulong, magbibigay pa ba ako ng tulong? Kung ako man ako, kung ginagamang namin mga kain, magbabahagi pa ba ako? Tinuruan tayo ni Jesus ngayong gabi na hindi sa pagkadahilan tayo ay wala. Hindi sa pagkadahilan tayo ay mahirap upang hindi tayo matutong magbahagi. Ano muli naman mo sa kaibigan na nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay? Hanggang literal na nakapalikos upang makahanap ang mga makakain ng kanyang pamilya sa bawat oras ng kanilang buhay. At nang dami sa pagsasaga, huminhawa ang kanyang buhay. Kung kami ay makita, kinusok siya. Ang sabi sa akin, Father, ngayon po, nagpapakain ako ng mga tao na nito. Ngayon po, pinabahagi ko ang biyaya at mayroon ako. Hindi lamang dahil ito ang siya inaasahan sa akin. Nagpapakain ako ng mga tao, hindi lamang dahil ito
Diyos, pinapakain ko ang mga taong nagugulong sapagkat alam ko kung ano ang pakiramdam ng isang taong malaguna. Alam ko ano ang karanasan ng isang taong kumakalam ang sigla. Ito po ang sabunang paalala at hamon sa atin na ating pagbasa ng ikabilo, ang katotohanan ng pamiligay. Malinig ang ating pamantayan at ating pagiging pamiligay dahil tayo ay sobra-sobra. Sabalit lagi na ang pangatandaan, ang tunay na sumataan ng pagbibigay ay hindi yung galas o limit o palagi ng pagbibigay. Pagkos ang tunay na sumataan ng tunay na pagbibigay ay kung ano ang siyang inigira. Kung ano ang inigira para sa ating masarili. Nakalulungo lamang kung matayang magkakaloob, mas malaki po yung inigira natin sa ating bulsa kaysa yung ating inigira. Pagkos ang tunay na sumataan ng pagbibigay, kung ano ang inigira para sa sarili. Ito ang siya kung nagpanyayang namin sa ating Jesus. Ang tunay na pagbibigay. Pangalawa, kung matinigilan, hindi lang naman ang pagkatutok sa pagkakin ang sulalangin ng ating lingkunan. Ang ating dumulo ngayon ay nakakaranas ng dalawang sakit. Sakit na kung saan papuri na sumisira ng buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ang dalawang sakit na ito? Una, ang sakit ng ekonomiya ng pagkamuhanin. Ekonomiya ng pagkamuhanin. Parang may pagkatapos sa ating buhay na mas gusto natin kumabig, mas gusto natin kumuha, mas gusto natin mangagaw. Bakit? Takot tayo mawala. Takot tayo dumating yung panahon na wala tayong hawak sa ating mga kamay. Takot tayong maubusan. Kaya anong pagkakaya natin? Mas maganda, mas masaya, mas masarap, mas maling hawak. Kung kaya na nabuhay tayo sa ekonomiya ng pagkamram, lahat ng bagay aangkinin natin. May hawak na ang ating mga kanagamay. Gusto man natin buhayin ang lahat ng biyayang hawak ng ating kapwa gamit ang ating kaliwa. Pangalawang sakit ng ating lipunan ay ang kultura ng pagkamalintin. Ito'y mga panahon na manhit tayo sa pangangailangan ng iba bakit. Sa pagkakomportable ng ating buhay. Wala tayong pakialam sa pangangailangan sapagkat gusto ng ating mga sigura. Una tayong pag-alam at manhit tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Bakit? Dahil maraming lalain ang ating mga gusto. Mga minamahal ng mga kapatid, lagi natin makatatandaan, ang kapalitaran ng pag-ibig ay hindi galit. Ang kapalitaran ng pag-ibig ay hindi pagkagaling o pagkainis. Pagkos ang kapalitaran ng galit, ay ang kawalan ng pakialam, ang pagiging manhihim. Matakot po tayo na dumating ang panahon na magiging bato ang ating mga puso dahil wala tayong pakialam sa pangangailangan ng ating hapon. Kung ang ating lipunan ay nakakaranas ng ganitong sakit, ano ang siyang gamot sa sakit na ito? Pagkakaroon ng malasakit. Pagkakaroon ng malasakit kung saan ang tunay na pagbibigay ay kapatid ng tunay na malasakit. Ito ang siyang panaya sa atin, Jesus, ngayong gabi ito. Tunay lamang tayo makakapagbigay, makakapagbahagi kung meron tayong malasakit sa pangangailangan ng ating mga. Pangalong paalala sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong gabi ito, huwag nating ituring na wala ang meron. Sa Ebanghelyo, ito ang siyang hanggan. Itinuring na wala ni Felipe ang kayang gawin ni Jesus. Itinuring ni Andres na wala ang meron naman na pwedeng pagsasaluhan. Maraming pagkakataon sa ating buhay, ito ang siyang namin nagiging karanasan. Hindi natin nararamdaman o nakikita ang biyaya na dumadaan sa ating buhay. Bakit? Sapagkat nakasarado ang ating mga mata. Akala natin wala. Pero meron. Meron biyaya ang Diyos na patuloy na pinagkakaloob sa atin. Yun lamang ay kung bubuksan lamang natin, hindi lamang ang ating mga mata. Pagkos kung ating bubuksan lamang ang ating mga puso, makakagawa ng himala si Jesus sa puno ng mga biyayang hawak ng ating mga kamay.
sa biyaya natin binigay. Ang biyaya na natutunan natin ang mga pagbigay. Hindi sa patagalina na tayo ay mahira. Hindi sa patagalina na tayo ay walang wala. Upang hindi tayo ng kaloob. Pangalawa, ang sagot sa sakit ng lipunan ng kawalan ng pakialam, kawalan ng pagdama sa pangailangan ng kapwa, ay ang pagkaroon ng tunay na malasakit. At pag-uli, huwag natin ipunin na wala ang meron naman. Kung kaya na ano ang hamon sa ating Jesus, ilapit natin kay Jesus sa mga pumunting biyayang hawak na natin ang kamay. Ilapit natin sa isang ito ang mga pumunting biyayang laman ng ating mga bulsa. At kapag nagkaganoon, kapag nailapit natin kay Jesus sa mga biyayang hawak natin, gaano na ito ang iyong makakawagin, sigurado tayo. Muli makakagawa ng himala sa Jesus. Muli tayo makakaranas ng milagro ng Diyos. Nawa sa pagpapatuloy natin pag-iliwa, itagawa ko siya tuloy natin pangulaan. May kayang gawin ng Diyos sa bawat biyaya ng hawak ng ating mga kamay. Kung ating naman mabubusan ang ating mga puso upang magkaroon ng tunay na malasakit sa pangangailangan.